Shhh, upo na kayo, upo na. Thank you.
sinubong, magkakatawang-tawang ngayong salita at sinabunan ng laging Birhen si Maria. Sa pag-ako ng iyong buntong na anak sa aming pagkakao, pag-itabati mo kami sa iyong pagka-Diyos ay makasalo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po tayo at pumiling sa pagbasa. Mabuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo'y ang haring tumatol ng patumiray sa taglay mong patalaman. O Diyos, siya'y pagbahaginan upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan at pati sa mahirap maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siya para sa mga ang lupain nawa niya ay umundan at managala. Maghari ang katarungan sa lupain itong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap. At ang mga tao ay walang pagkukulan sa paglingap tulong. Mabubuhay siya para sa mga yaong buhay na matuwid sa kanya'y kapangamunan, madama ng bansa niya at mungunlad habang buhay. Yaong kanyang kahalian ay palawak ng palawak, mula sa ilog, iyong mati sa daigdig ay kakalang tulog. Mabubuhay siya pa sa mga mula sa kanilang labi, na mula naman sa lahi ni Abraham.
Si Abraham ang ama ni Isaac, at si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Huda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Huda kay Tamar si Pares at Sara. Si Pares ang ama ni Esro, at si Esro ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab, at si Aminadab ang ama ni Naasu. Nama naman ni Salma. Naging anak ni Salma kay Rahab si Boaz, at naging anak ng Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse, na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Rehoboam. Si Rehoboam ang ama ni Abias. At si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat. At si Josaphat ang ama ni Joram, na siya naman ama ni Uzias. Itong si Uzias ay ama ni Jotam, na ama ni Akas. At si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Josias. Si Josias ang ama ni Jeremias, at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapo ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapo sa Babylonia, naging anak ni Jeconiah si Salatiel, na ama ni Zerubbabel. Si Zerubbabel ang ama ni Abiud, na ama ni Eliakim. At si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Zadok, na ama naman ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan, na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Sa makatawid, 14 na salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapo ng mga Israelita sa Babylonia. At 14 din mula sa pagkakatapo sa Babylonia hanggang kay Kristo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Inubuhay ka namin, Panginoon Jesucristo. Magsiupo po tayo lahat. Magandang hapon po sa ating lahat. Halakol tayo. Narinig po natin sa gospel ang tinatawag natin genealogy of Jesus. Isang tanong po, pinilan niyo po ba kung ilang pangalan mayroon sa gospel? Sa tingin niyo ilan po? Meron po 41 names ng mga lalaki. Meron naman 5 names ng mga babae. Yung total po ng lahat ay 46. Na ito po ay bumubuo na tatlong set of 14. So 14 from Abraham to David, then 14 from David to the Babylonian exile, tapos 14 din po from the Babylonian exile to Jesus. Alam naman po natin na sa Biblia, ang mga numero ay mayroong mahalagang significance or symbol. For example, pag sinabi natin 14, 14 is twice of 7. Na pag sinabi po natin 7, means to say that it is a perfect number. So, tatlong 14. Pag sinabi naman po natin tatlo, it emphasizes a truth beyond any doubt or question. Three, like the Trinity, is also a very perfect number. So, pag nakita natin tatlong 14, it means to say na ang genealogy ni Matthew has a very, very powerful statement. The hand of God works in this very big family
thrice at double perfect. Kung magsasabihin natin, absolute perfection, yung pagkakahami ng ating Panginoon. Yung mga propesiya po, yung mga pag-aasam sa pagdating ng Mesiyas at si Jesucristo ay nandun po doon sa mga pamilyang dinaanan ng tradisyon. Nakita po natin at narinig na ang bloodline ni Jesus ay talagang galing po kay Abraham. Jesus as the son of Abraham, which is the patriarch of Israel. Si Jesus ay galing din po kay Jacob, na kung saan siya ang ama ni Israel, na kung saan buo ng 12 tribes of Israel. At na-mention din po na si Jesus ay anak ni David, na kung saan itong si David ay siya ang kinatawag na pagkagalingan ng Mesiyas. The Messiah will come from the tribe of Judah, from the house of David. So makikita po natin yung bloodline, yung clan, yung family na kung saan pinanggalingan ni Jesus ay hindi perfecto. Mixture of different kinds of people with different kinds of personality. Unahin mo natin si Abraham. Siya po ay napaka-faithful na tao. Pero, meron po siyang tendency na magsinungaling para isave ang kanyang buhay. Si Isaac naman po is a very faithful husband. Pero meron siyang paborito sa kanyang dalawang anak. Si Esau at si Jacob. Pero si Jacob, paborito ni Isa. Ito naman po si Jacob ay magulang. Ginulangan niya ang kanyang nakakatagdang kapatid para makuha si Isa, para makuha ang birthright ng kanyang tatay. Ito naman po si David at si Solomon ay napakagaling na mga hari. Pero they are both very, very polygamous. Ito naman po si Manasseh, na kung saan siya po ang hinihinlaan ng papatay kay Propeta Isaias. Yun po yung mga lalaki, at least mag-mention tayo ng konti. Sa mga babae naman, meron po tatlong babae na mention dito. Unang-una po ay si Rahab, pangalawa ay si Ruth, pangatlo ay si Bathsheba. Lahat po ng reputation nila ay questionable. Bakit? Itong si Rahab ay prostitute from Jericho. Ito naman po si Ruth ay grandmother ni David na kung saan inakit niya si Boaz para maging kanyang asawa. At ito naman po si Bathsheba ay asawa ng isang officer ni King David. Pero because of adultery with the king, siya yung naging nanay ni Solomon, the anak ni David. Jesus has embraced this, natawagin natin, family tree. It only shows us that human family is always rooted with traditions and history. Rootedness in the family makes acquire our culture, our customs, our language, our social and economic identity. Kumbaga, yung pamilya ang humubuo sa buhay ng isang tao. Pero ang pinapakita po dito, that no family is perfect. No bloodline is pure. Ito pong season ng Advent ay iniimbitahan tayo. As a family, bilang pamilya, kahit malayo po tayo sa pamilya, relive the joys, the fine moments, the shameful events of our bloodline, and end it up with a prayer and offering to Jesus, who is the Savior of mankind. Family prayer around the Christmas tree
Be grateful dahil po tayo ay mayroong pamilya. Napaka-importante po. Forgive the sins of the members of our family and pray and intercede for each other. Masabi po natin na Lord, salamat. Kahit gaano maka-imperfecto ang aming pamilya, kagaya mo, meron din kami pamilya na ibinigay mo sa amin. Amen. Tumayo po tayo lahat para sa panalangin. Dumulog tayo sa Ama na sa pumuha ng yugto sa ating kasaysayan upang matupad ang nais niya tayo yung tingapin at ligtas. Sa bawat panalangin po ang ating itutugon. Ama namin, tingapin mo kami. Ulitin po natin. Ama namin, tingapin mo kami. Magtulungan nawa ang Panginoon ng ating simbahan tungkol sa pagbabago at pagsasabuhay ng mga pangako ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, tingapin mo kami. Matuto nawa tayo ang makita ang kabutihan ng bawat isa sa pamamagitan ng pag-iwas sa panirang puri at pagtalikod sa mga kasalanan. Manalangin tayo. Ama namin, tingapin mo kami. Makasundo nawa ng pag-asa sa pag-ibig at awa ng Diyos ang mga taong nalulungkot o may matinding na pinagdaraanan. Manalangin tayo. Ama namin, tingapin mo kami. Magkamit nawa ng kagalingan at maayos na kalusugan ng mga kapatid namin may sakit. Manalangin tayo. Ama namin, tingapin mo kami. Magkamit nawa ng Diyos sa kanyang kaharian ang mga kapatid natin yumao na upang makasugod sila sa kapahingahan magpakailan. Manalangin tayo. Ama namin, tingapin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, ating pumiyanin ngayon sa Panginoon ng ating mga personal na panalangin. Manalangin tayo. Ama namin, hinapin kami. Ama, hinapin po ang bayan at susumako sa iyo. Tulungan mo kami, pasok na ang iyong kalooban upang sa pamamagitan ng aming pagtalim. Tuluyan namin makamit ang kaloob mong kaligtasan. Ilihiling namin ito sa mga pagitan ni Yesu Cristo, aming Panginoon. Amen. Magsimpo po tayo lahat sa pag-aalay. Kapuri-puri ka sa mga bigkas ng potensya at pagdadaan loob. Narito ang aming may aling mula sa lupat kung ano aming paggawa at tinapay nito para maging pagkain ng bibigay buhay. Kapuri-puri ang buong may kapal at ayaw ng bakay lupa. Kapuri-puri ka sa mga sa limitang sa'yo magandahan loob na rito ang aming mayalay mula sa katas na upas at puna ng aming paggawa at alam na ito para maging inumin ng bibigay ng iyong spirito. Kapuri-puri po. Manalangin kayo mga kapatid, mapaghahari natin ang kalugdan ng Diyos ang mga makapangilihan. Tanggapin naman ng Panginoon itong paghaharin sa iyong mga kamay sa kapurihan at karangalan sa ating katinginabangan at sa buong sambayanan niya ng banal. Ama namin tumigagawin mong banal ang maalay ng iyong sambayanan upang sa kalalakalan na pagkaliwang na ito, kami ipagintabagin mong makasalo sa pagkain na inibigay mo sa mga magitan ni Jesu Cristo kasama ng Espiritu Santo.
magpala sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Taas ang Diyos sa inyong puso at limon. Tinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang madaming makapangyarihan tuloy ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa mga pangitan ni Jesu Cristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ang ipinapahayag ng lahat ng propeta. Ang pagsilan niya ay pinanamigyan ng pahalagir ng Kanyang ilang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay ilahat, isa naman bautista sa Kanyang pagtingin niya. Ngayong pinag-aanda namin ang iligayang araw ng Kanyang pagsilaw, kami na nanti na nananalangin. Lubos na makaharap sa Kanyang tagapilala. Kaya kaysa ng mga angel, nagsisiawit na papuri sa iyo kung manapagpay sa panagitan, kami nagbubunyi sa iyo ng katakilala. Nagpapasalamat dahil kami ang pinarapat ko ngayon sa harap ko para maglingkod sa iyo. Isinasama namin ang usayo-sayo sa mga tungo ni Kristo ay mapuhod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Namaling namin ngayong simbahan na tayo sa mga tingin, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at aming Dibuiswa at Tanang Kutaya. Alalahan mo rin ang mga kapatid namin na himlay ng ipag-asa sila'y muling mabuhay. Kaya'y din ang lahat ng mga pamayon. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong paliwanagan. Kaawaan mo pa rin na patin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa na mga namirin parihinin ang Diyos kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na nabuhay din sa iyong din ng kalimutin sa iyo. May pagtiwang nawa namin ang magpupuri sa ikararatan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya ang lahat ng parangang papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nagagaling kamot sa puro ni Jesus, sa Panginoon natin ng Diyos, ipahayag natin ang lakas mo. Tayong lahat, Ama namin, sumasalangin ka, sampahin ang alam mo, mapasalangin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, sa lupa para nasa lahat.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming kasalan para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa puso at iadyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Pinihiling namin naging ang Diyas sa lahat ng masama, pagkalungan ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan din mo sa lahat ng kapayapaan. Samantalang aming pinanaminan ng ilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman amin. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga gusto, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at ang aming mga pagkakansa. Pagkalungan mo kami na kapayapaan ang pagkakansa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, ilagi na magsumayin. At sumayin rin. Bigayang tayo ng kapayapaan sa isa-isa. Peace be to all. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagdalog mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus sa kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, mapalad tayo inahiyahan sa kanyang banal na pagiging. Panginoon, hindi ako para magdapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Ang manayang pagmahal kami pinapagsala ko sa iyong piging, ay pag-alabi nawa ng iyong Espiritu sa mananabig na mag-iwanan sa piling dumarating na si Kristo, na mamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Amen. At magbalayan tayo ng Panginoon Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Kapos na ang pananamisa, tumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat.